Tinanggap na ni Department of Information and Communication Technology Secretary Gringo Honasan na ang pagtakbo bilang senador. Si Honasan ay kabilang sa inindorsong line-up for senatorial slate ng Partido Demokratikong Pilipinas sa Lakas Bayan o PDP Laban para sa darating na 2022 elections. Si Arlo Bringas sa detalye. Nagpahayag na sa Department of Information and Communications Technology Secretary Gringo Honasan ng pagtakbo sa pagkasenador sa 2022 election. Ito ang pinahayag ni Honasan sa Ginoong Media Interview sa kanya sa launching kaninang umaga ng pagbabakuna sa mga nasa larangan ng IT sector sa San Juan City. Kabilang si Honasan sa naging senatorial lineup ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban para sa darating na 2022 election. Well, I was informed that I'm in the senatorial lineup. Thank you. Pero inampo naman ako ng iba't ibang grupo dahil hindi naman tayo palaaway. Depende yan sa tiwala ng taong bayan at sa linaw ng plano natin sa para hindi lamang para sa COVID, para sa araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat naman anya si Honasan sa tiwala muling ibinigay sa kanya ng partido. Anya, hindi niya bibiguin ang mamamayang Pilipino at magiging daan din anya siya para sa pag-unlad ng bansa sakaling maging senador sa susunod na taon. Kabilang anya sa magiging plataforma niya ang pagkakaroon ng maayos na health sector sa bansa. It's a yes. Yes. I will present myself to the Filipino people for judgment. If they say, mag-retire ka na lang, di-retire. Pag sinabing takbo ka, di takbo. I'm a good soldier. Bukod kay Honasan, kabilang din sa 2022 senatorial slate ay si House Deputy Speaker Rodante Marcoleta, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Transport Secretary Arthur Tugade, at Public Works and Highway Secretary Mark Villar. Ilan pa sa mga posibleng PDP Laban senatorial ticket ay si Labor Secretary Silvestre Bello III, Cabinet Secretary Carlo Nograles, PACC Commissioner Greco Belgica, Agrarian Reform Secretary Jan Castriones, Quirino Governor Dax Cua, later Representative Lucy Torres at Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar. Para sa Eagle News, Earl Ringas, we live in interesting times.